Halina't at makinig at matuto kasama si Teacher Vicky. Magandang araw! Welcome back to my channel! Kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Ngayong araw ay may bago tayong pag-aaralan. Handa ka na bang matuto? Halika, sabayan mo akong tuklasin ang aralin. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang asignaturang Araling Panlipunan. Ito ay napapaloob sa unang markahan, Melt Base at Module 8 na tayo. Sa module na ito ay aalamin at tatalakayin natin ang mga wastong gawain at pagkilos sa panahon ng kalamidad, sa tahanan man o sa paaralan. Dito ay magkakaroon ng kamalayan ang mga mag-aaral sa mga dapat gawin tuwing may kalamidad. Ako si Teacher Vicky, ang makakasama mo sa araling ito. Bago tayo magsisimula, huwag kalimutang mag-subscribe. Pagkatapos ng module na ito, ang mag-aaral ay inaasahang maisasagawa ang wastong gawain o pagkilos sa tahanan at paaralan sa panahon ng kalamidad. Handa ka na bang alamin ang mga wastong gawain at pagkilos sa panahon ng kalamidad? Halika, simulan na natin ang aralin. Panoorin mo ito. Tungkol saan ang napanood mo? Tama, ito ay tungkol sa mga kalamidad na nararanasan natin sa ating bansa. Ang kalagayan ng panahon sa ating bansa ay pabago-bago. May mga panahong mainit at may mga panahon namang malamig. Minsan, nakararanas tayo ng tag-init at minsan naman ay tag-ulan. Dahil sa pabago-bagong panahon, nakararanas ang ating komunidad ng mga kalamidad. Katulad ng bagyo, pagguho ng lupa, baha, lindol, sunog, at pagsabog ng bulkan. Ang mga kalamidad na ito ang nagiging sanhi ng pagkasira ng mga bahay, ari-arian, at pati na rin ang buhay ng ibang mga tao sa komunidad. Ang ilan sa mga ito ay katulad ng bagyo, lindol, sunog, baha, pagguho ng lupa, at pagsabog ng bulkan. Narito naman ang mga dapat tandaan sa panahon ng kalamidad. Una, ugaliing makinig sa balita. Maaari kayong makinig ng balita sa radyo o di kaya'y manood ng balita sa telebisyon. Pangalawa, manatili sa loob ng bahay. Mas ligtas kung nasa loob kayo ng inyong mga tahanan. Pangatlo,
Sumunod sa payo ng barangay sa inyong komunidad. Huwag ipagwalang bahala ang mga payo o mga sinasabi ng mga opisyalis ng ating barangay. Pang-apat, alamin ang mga numerong dapat tawagan kung kinakailangan, katulad ng 911. Mas mainam na alam ang mga numerong dapat tawagan kung kayo ay nangangailangan ng tulong para ma-rescue agad kayo ng mga kinauukulan. Panglima, mag-imbak ng pagkain, tubig, flashlight, gamot o medicine kit at iba pang mahalagang kailangan katulad ng mga mahalagang dokumento. Kasunod, ihanda ang sarili kung sakaling kailangang lumikas. Ihanda rin ang mga gamit na kailangang dalhin sa paglikas. Kasunod, kung ikaw ay nasa paaralan, sumunod sa payo ng iyong guro. Ngayon naman, suriin ang mga larawan. Lagyan ng check ang mga bagay na dapat ihanda sa panahon ng kalamidad at X naman kung hindi. Unang larawan, dapat ba itong ihanda sa panahon ng kalamidad? Check o X? Tama, X. Kasunod na larawan, check o X? Tama, check. Dapat ihanda natin ang flashlight. Kasunod na larawan, check o X? Magaling, check. Kailangan nating ihanda ang ating mga cellphone o telepono para makatawag tayo sa panahon ng kalamidad kung tayo ay magpapareskyo sa mga kinauukulan. Kasunod na larawan, check o X? Magaling, check. Kailangan nating maghanda ng mga pagkain katulad ng mga dilata. Kasunod na larawan, check o X? Tama, check. Kailangan din nating maghanda ng pagkain katulad ng biskuit. Kasunod na larawan, check o X? Magaling, X. Hindi natin kailangang ihanda ang mga gamit sa pampaganda. Kasunod na larawan, check o X? Tama, check. Kailangan nating ihanda ang mga gamot o ang medicine kit para may magamit tayo kung sakaling magkaroon ng sakuna o anumang disgrasya na mangyayari sa panahon ng kalamidad. Kasunod na larawan, check o X? Tama, check. Kailangan nating maghanda ng malinis na tubig para may mainom tayo sa panahon ng kalamidad. Bilang bata, ano ang iyong magagawa sa panahon ng kalamidad upang ikaw ay manatiling ligtas? Maging ikaw ay nasa tahanan o sa paaralan man. Gawin mo ito. Kompletuhin ang pangungusap. Bilang bata, magiging ligtas ako sa panahon ng kalamidad kung ano kaya ang maaaring idugtong natin sa pangungusap? Kung ang sagot mo ay manatili ako sa loob ng bahay, tama ang iyong sagot. Kung halimbawang ikaw ay nakapasok na ng paaralan bago pa man ideklara na suspendido na ang pasok, ano ang gagawin mo bilang mag-aaral? Kumpletuhin mo ulit ang pangungusap. Kung ako ay nakapasok na sa paaralan bago pa ideklarang walang pasok, ako ay patlang. Ano kaya ang maaaring idugtong natin sa pangungusap? Kung ang sagot mo ay makinig at sumunod sa payo ng aking guro, magaling! Tama ang iyong sagot! Ngayon, subukin natin ang inyong kaalaman kung lubos niyo bang naunawaan ang ating
kalangitan. Iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag ay nagpapakita ng wastong gawain sa panahon ng kalamidad, at malungkot na mukha naman kung hindi. Unang bilang, naliligo sa ulan at nagtampisaw sa baha. Pangalawang bilang, makinig ng balita. Pangatlong bilang, maghanda ng pagkain, tubig, gamot at iba pa. Pang-apat na bilang, makinig sa opisyalis ng barangay. At ang panglimang bilang, makipaglaro sa kaibigan. Naisulat mo na ba ang sagot? Magaling kung ganun. Ang husay ng ginawa mong pag-aaral. Ngayon ay alam mo na ang mga dapat mong gawin at isakilos sa panahon ng kalamidad. Binabati kita! Thank you for watching! See you in our next class! Paalam mga bata! God bless! Stay safe! Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and hit the notification bell para ma-notify kayo every time na may bago akong videos.